So ito. Ayan. So yun yung graphing point. Ulitin ko lang. Graphing polynomials, we have four general steps. First, we find the zeros. Next, we find the y-intercepts. Okay, y-intercepts. Then we will use the end behavior. Yun, end behavior. End behavior. Ito, ituturo ko isa-isa to. Then, number four is plot other points. Okay? So, first step natin, ito na-discuss ko na dun sa René Descartes' rule of signs. We find the zeros. So, let's have, for example, x squared minus 2, minus 4x plus 4. That is equal to f of x. Okay? So, yan. So, we have that example, the function of x is equal to x squared minus 4x plus 4. First step natin is to find the zeros. So, paano natin mahanap yung zero? Ganito lang gagawin. F of x, i-equate nyo siya sa zero. So, papalitan nyo siya ng zero. Yung f of x natin, i-equate nyo siya sa zero. So, x squared minus 4x plus 4. Then, what you're going to do is you can factor. Basta you will find the simplest form of x. So, dito, pwede natin siyang i-factor. This is a perfect square trinomial. Bali ang lalabas dyan. 0 is equal to x minus 2 times x plus 2. Ay, sorry. X minus 2 din pala. Rather. So, x minus 2 times x minus 2. Sorry. So, yan siya. So, x minus 2 squared siya. Then, what you're going to do is you equate ito. Equate mo yung unang binomial and yung pangalawang binomial magkahiwalay sa 0. So, ang gagawin mo, una, x minus 2 is equal to 0. Tapos, yung pangalawang, x minus 2. Is equal to 0. Then, simplify. Hanapin mo yung x. So, lipat mo yung negative 2 sa kabila. So, we will have x is equal to 2. Dalawang x equals to 2. So, pag nakita nyo ganyan, we have a certain term for that. So, dalawang beses lumabas yung 2. Ang tawag natin dyan is multiplicity. Okay? So, ito yung how often. Kung how often na lumalabas yung isang zero or isang root ng isang function. So, ibig sabihin, yan, we have x is equal to 2, multiplicity, 2. So, ibig sabihin, dalawa yung root natin na 2. So, pag sinabi, for example, x is equal to 3, so, x is equal to 1/4, eh. Tapos sinabi multiplicity 3. Ibig sabihin, tatlong 1/4 yung lumabas sa solution niya. So, dito sa sagot natin, dalawang 2 yung lumabas. So, itatabi natin yan. Highlight lang muna natin siya ng brown. Ayan. Tatabi natin yung mga yan. Mahalaga yan. Okay. So, na-accomplish natin yung step number 1. Next, we have step number 2. Find the y-intercept. Ano yung gagawin natin naman dito? Ang gagawin nyo dyan, lahat ng x, papalitan nyo ng 0. Okay? So, ang lalabas, ang hahanapin nyo dito, ang lalabas na value f of x. So, kukopyahin nyo lang yung ating original function. So, x squared minus 4x plus 4. Then, lahat ng x, papalitan nyo ng 0. So, magiging ito ay f of 0 is equivalent to 0 squared minus 4 times 0 plus 4. Simplify, this will become 0. This will also become 0. So, magiging f of 0 is equal to 0 minus 0 plus 4. Simplify, we will have f of 0 is equal to 4. So, 4 now is our y intercept. Okay, so may ibang cases tayo na hindi lang isa yung y-intercept. Kaya nilagay ko y-intercepts. Okay, so sa for example, y-intercept lang talaga. Isa lang pala ang y-intercept. Oh, isa lang kasi ano yun. Function nga pala siya. So yun, isang beses lang lalabas yung y-intercept. Yeah. Okay? So now, meron na tayong step number 2. Now, discuss natin yung step number 3. Find the end behavior. Okay? So next, step number 3, we will find the end behavior. So yung end behavior, siya yung behavior ng mga dulo ng function. Okay? So ganito siya. Gagawa ko ng table, ha? Gagawa ko ng table.
So, ito yung ating highest degree. Okay, tapos ito ay end behavior. Dagdag pa tayo ng isa pang column. Okay. Gawin natin siyang turning points. Okay, so ano ba yung mga nilagay ko sa columns na yan? So, una yung highest degree. Yan yung highest degree ng ating polynomial. Next, yung end behavior, kung paano yung itsura niya na lalabas or kung ano yung magiging nature. And yung turning points, kung ilan yung turning points niya. Okay, so ganito yan. Sa turning points, may formula tayo, n minus 1. Okay, so ito ay n. So yung highest degree, maminusan lang natin ng 1. So, for example, we have certain types of functions kasi. First, we have the constant function. Constant function, ito ay x raised to 0. Okay? X raised to 0 siya. So, yung highest degree natin dito, so highest degree natin is 0. Ang kanyang end behavior goes to the left and goes to the right. Ganyan lang. Goes to the left and goes to the right. Yung turning points natin, n minus 1 is negative 1. Tama? Ay, 0 minus 1 is negative 1. So, no turning point. Zero turning points tayo. Wala tayong negative na turning points. Okay? Next, we have the linear function. Sa linear, the highest exponent is 1. So, x raised to 1. Okay, naka-open yung ano natin. Naka-open yung zoom natin. Hindi ako nanggaan. Okay? So, sa linear, highest degree natin is 1. So, yung end behaviors niya halos the same. Pero, ilagay natin slanting. So, it's either paganyan. Okay? Paganyan siya. Or, paganyan. Okay? So, it's either rising to the right. Ito ay rising to the right. Okay? Ito naman ay falling to the right. Okay, so yung rising pataas sa kanan, yung falling pababa. Okay, so yun siya. Next, we have yung quadratic. Ito, another type ng function. We have quadratic. Ang highest exponent naman dito is x is equal to 2. Ngayon, yung turning points pala dito sa linear is 0. Ha? So, highest degree natin dito, 2. Ang end behavior niya, it's either going both directions upwards or both directions downwards. So, yung turning points niya, n minus 1, meron siyang isang turning point. Paano natin nasasabi na may turning point siya? Sa linear, di ba, isang diretso lang. May turning point siya, wala. Hindi siya lumiko. Yan yung ibig sabihin ng turning point. Ang may isang turning point, ito, ganito yung itsura niya. So, magta-turn siya ng isa. So, itong curve na to, this is called the turning point. Okay? So, meron siyang isang turning point. Next, we have cubic. Cubic. This is x raised to 3. So, highest exponent is 3, turning points, 2. So, pag 2 yung turning points, ganito yung itsura niya. 1 turning point, 2 turning points. So, this is 1 turning point, this is another turning point. So, ano napansin nyo sa itsura ng graph niya? Rising and falling on the opposite direction. So, meron kang rising to the right, just falling, or falling, then rising. Okay? Then, we have next quartic. This is x raised to 4. So, meron kang 4 na highest degree. Ang turning points mo, 3. Ano yung itsura ni quartic? Ganito yung itsura ni quartic. Ganito ang itsura ni quartic. Meron kang isang turning point, another turning point, another turning point. So, you have total 1, 2, 3 turning points. So, makikita nyo, same direction pa rin siya.
And lastly, we have quintic. Quintic. This is x raised to 5. So, meron kang 5. Tapos, ang turning points mo is 4. Paano yung itsura nun? Gawin natin ito. Okay, so, paano yung itsura ni quintic function? Meron kang 1 turning point, 2 turning points, 3 turning points, 4 turning points. 1, 2, 3, tapos 4. Ganyan siya. O, napansin yung opposite directions na naman siya. Going to the up or going down. Going down or going up. So, ano napansin nyo? Tingnan natin. Observe natin yung ating nagawang table. Lahat ng even, lahat ng even na highest degree, napansin nyo, same direction. Yung mga odd naman, opposite, kabilaan siya. So, yung odd highest degrees, yan, odd yan. Opposite. Opposite. So, yun yung ano natin, tatandaan. Pag odd yung highest degree, opposite yung direction ng kanilang end, ng end points nila. Yung end behavior nila, opposite direction. Kapag naman even yung highest degree, same direction. Or going to the same direction. So, paano siya? Okay? So, yan yung itsura niya. Yung magiging itsura niya. For constant function, yan, going to the right. Yan, going to the right. And going to the left and going to the right. Si linear, going to the left and going to the right. Pero pwede din siyang pabaliktad. It depends. Okay? Depende sa coefficient siya. Pero ito, dahil sa degree lang muna. So, we're considering too many factors dito, ha? So, sa quadratic, yan, going to the same direction. So, going upwards sila parehas. Ito naman, opposite. Ito, the same ulit. Ito ay opposite. So, yan yung ating nature, yung shapes, general shapes ng ating mga graphs. Now, paano naman yung ating behavior? Ito. Ito yung end behavior niya. Ito, naka-divide into two. Okay? Tingnan mabuti. Highlight ko yung mga kailangan nyong makita. So, this one, even, tapos positive. Dito, even, tapos negative. Okay? Tapos, dito sa kabila, ibay natin ang kulay. Dito, odd, tapos positive. Tapos, dito, odd. Then, negative. So, ganito lang tatandaan ninyo. Kapag negative, mag-flip. Okay, pag sinabing mag-flip, mababaliktad. So, ito yung normal niya kapag positive. Nakikita ba? Itong nasa left side. Ito. Ito siya. Ito. Kita? Kapag even, going to the same direction, going upwards. Tapos, pag positive, opens upward. Kapag negative, opens downward. So, ganun lang. Kapag even, opens upward. Kapag negative, do opens downward. Kapag odd naman, going rises to the right. So, rises to the right. And kapag negative, falls to the right. So, yun lang tatandaan ninyo dyan. Okay, maliwanag tayo. Thumbs up tayo kung naiintindihan. So far, naiintindihan. Okay, sige. Okay, next. Okay, so graphing tayo. Burahin ko na tong part na to. Para-screenshot na lang siya. Upload naman natin sa YouTube to mamaya. Okay, so end behavior na tayo. Tingnan natin, ha? Okay, ito. Tingnan natin yung ating original function. So, yung ating highest exponent is
2. Therefore, ano yung itsura niya? Is it opening both sides or alternate sides? Dahil siya ay even, it opens to both sides. So, titingnan mo ngayon kung ano yung coefficient niya. Ano yung coefficient niya? 1. So, positive. Ibig sabihin, generally, ganito yung itsura ng kanyang graph. Opens upward. Next. What you're going to do next is to plot na bago mo bago ka gumawa ng ibang points. So, sulat natin muna sa gilid pala ito. Yung ating y-intercept is 0, 4. Sulat natin yung mga mahalagang points. Next, we have 2, 0. Saan natin din? Okay, next. Graphing na tayo mismo, ha? Make a Cartesian plane. Tapos, wag niyong kakalimutang label na x and y. So, x-axis, y-axis, tapos yung mga scales. Ipa-plot natin yung zero niya. So, nasaan ba yung zero niya? We have yung zero niya, 2, 0. So, we have ito, 2, 0. Label natin yung point, 2, 0. Next, find the y-intercept. We have 0, 4. 1, 2, 3, 4. Yan, 0, 4. Okay, next. Ito na natin. Gagawin na natin muna yung plotting other points. Gagawa tayo dyan ng xy table. Okay, XY table. Ngayon, observe nyo na ngayon siya. Magpa-plot ka lang sa tingin mo, ito yung nasa gitna. To the right and to the left. So, kunin natin itong 1, yung 3, tsaka 4. So, gawa tayo ng 1, 3, tsaka 4. Then, what you're going to do is substitute mo lang. Substitute. Substitute lang tayo dun sa function, pabalik dito. So, meron kang una, we have 1 squared minus 4 times 1 plus 4, lalabas yan. 1 minus 4 plus 4, we have 1. Next, 3 naman. So, we have 3 squared minus 4 times 3 plus 4. We have 9 minus 12 plus 4, lalabas yan is 9 minus 12, negative 3 plus 4, we have 1. So, 1 din siya. Next, 4. Lastly, 4 squared minus 4 times 4 plus 4, we have 16 minus 16 plus 4. Cancel to. Magiging 4. So, we have 3 points na. So, we have 1, 1. So, 1, 1. Then, we have 3, 1. So, 3, 1. Then, we have 4, 4. 4, 4. Yan siya. So, ang gagawin mo lang yan, pagka-connect-connectahin mo, following yung itsura ng graph natin. Kuti na nga. So, yan. So, tatamaan nyo lang lahat ng pinlat natin points. Yun siya. Yan. So, halos kamukha na niya in general shape. So, tama yung ating graph. Okay? Gets ba? So, 4 steps lang siya. Madali lang naman yan. First, find the zero. Second, find the y-intercept. Third, look for the end behavior, yung iyong general shape ng graph. And 4, plot other points. So, pwede ka mag-plot ng kahit ilang points. Tapos, pagdugtong-dugtongin mo na lang. Pero, ang gagawin mo, at least 5. At least 5 points tayo palagi. Okay? Okay. Oh, yan. Recording. Ayan. I-observe nyo muna yung ating graph kung special. Ay, kung yung ating function kung special ba siya or hindi.
paano nyo malalaman kung special ba siya? Sa kayo, paano nyo nalalaman na special yung isang tao? Diba? Hindi yan connected. Okay, paano siya malalaman kung special siya? Is titignan mo kung nasasatisfy niyo yung tinatawag nating special products. Okay, so special products natin, marami tayong special products. Meron tayong square of binomial, square of trinomial, ano pa ba? Sum and difference, product of sum and difference of two terms, ano pa ba? Square of, hindi. Ganito na lang papakita ko ha. We have square of binomial, that is a squared plus two, plus minus 2ab plus b squared. Next, we have a squared minus b squared. We have next, a cubed plus minus b cubed. Meron pa tayong, ano pa ba? A squared plus b squared plus c squared plus 2ab plus 2ac plus 2bc. Ito, square of trinomial to. So ito, yung una natin, that is square of binomial. Next, we have ito, yung pangalawa, that is dots. Dots ba yung tawag yun? Difference of two squares. Tama, dots. Ito naman, DOTC, sum and SDOTC, sum and difference of two cubes. Sum and difference, so ito kasi plus minus siya. Pwede siyang A cube plus B cube. Pwede din naman siyang A cube minus B cube. So pwede siyang sum, pwede siyang difference. So pinag-isa ko na lang. Tapos ito, square of trinomial. So iyan, iilan lang yan sa mga special products natin. Okay, so tingnan natin, ano ba yung nasasatisfy nitong binigay kong function? We have, ito siya, papasok siya dito. This can be presented as x minus 3 times x minus 3. Nakalimutan na ba yun? Yung factoring. Ano kasi siya? Perfect square trinomial. Ang tawag sa kanya, perfect square. How about the others? Perfect square. Joke lang. Trinomial. Ayan siya. Perfect square trinomial kasi siya. So, ang magiging roots nito, x is equal to 3. Okay, ganito naman. May ano siya. Actually, merong na-discover na, hindi siya na-discover. Meron siya, meron ako nabasa, meron ako napanood na video at nabasang article sa IFL Science ata, or I don't know where. Pero ito siya, ay isa siya sa pinakamadaling pag-factor ng trinomials. Ganito yung process niya. Paano nga ba yung process niya? Alalahanin ito. Yan, na-screenshot ko pala yung... Yan. Okay. Sir. So, meron... Yes. Yung constant number, di ba, sir? Yung 9. Okay, ito. Alternative method. Gawin natin siya kulay green para nakaka-encourage. Alternative method. No, so, alternative method, 5 steps lang siya. Okay? So, first step sa kanya... Actually, hindi pala siya steps. 5 points. Okay, so ito lang siya. We have a general general trinomial na x squared plus bx plus c. Whereas yung b, yung middle term natin, yung c, yung ating constant. Okay? So yung magiging factors daw niya is said to be x minus r and x minus s. So wala pang sinusolve dyan. Wala pang sinusolve dyan, ha? That is point number 1. Point number 2, the two numbers sum to negative b when they are negative b over 2 plus minus u. Kaya pa ba? Sir, teka, saan galing si x minus r tsaka si x minus x? Minus r. Ito yung tawag dito ay yung factors. Yan, factors siya nitong function. Okay, so yung para malaman natin si r tsaka si s, ganito siya. Two numbers sum to b when they are b over 2 plus minus u. B over 2 plus minus u. Ngayon, ano si u? Nagdagdag na naman tayo ng variable. B over 2 plus minus u.
sinasabi kasi dito sa alternative method na to na yung roots natin ay at a certain distance from b over 2. Ibig sabihin, hindi sila lumalayo doon sa b over 2. Ibig sabihin, we have b over 2. Mag-a-add ka lang ng konti ng u, ayun na yung first root. Mag-minus ka lang ng u, ayun na yung second root niya. So parang may certain distance between b over 2. Tapos same yung distance na yun. Ayun yung sinasabi niya. Same yung distance niya na iyon. Then, point number 3, kapag pinag-multiply mo, yung kapag pinaghiwalay natin to, pag pinaghiwalay natin to, kinuha natin yung b over 2, sandali, ayusin yung sulat ko, b over 2 plus u, tsaka yung b over 2 minus u, ang pangalan na sulat ko, b over 2 minus u, pag pinag-multiply natin siya, that will be our c, that is yung constant natin. So, kumbaga, ito yung tinatawag nating roots. Ito yung hinahanap natin to be exact, yung roots natin. So, kailangan lang natin malaman yung u, malalaman na natin yung roots. So, pag binag-multiply siya, we will have b squared over 4 minus u squared is equal to the constant c. So, paano siya ngayon? Ayan, square root always gives valid u. So, try natin siya. Okay? Try natin siya. Let's say, for example, I have a polynomial na x squared. Sabihin natin plus 5x plus 6. Yan. Okay. So, hindi siya perfect square trinomial. Try natin itong formula na to, yung alternative method. Skip ka na agad sa number 2 dyan. So, gagawin mo dyan, b over 2, that is 5 over 2 plus minus u. Tama? This will be our roots. Okay? Tapos, anong gagawin mong kasunod dyan? I-multiply mo sila sa isa't isa. Meron kang 5 over 2 plus u. Tapos, mumultiplyan mo siya na 5 over 2 minus u. That is equivalent to letter C. Ano yung C natin dito? It is equivalent to 6. So, magiging 25 over 4 minus u squared is equal to 6. Okay? Then, tuloy natin ang pagsosolve. We will have, lipat natin yung 6 sa kabila, tapos yung u sa kabila. We will have 25 over 4 minus 6 is equal to u squared. Okay? Ngayon, anong gagawin? Simplify. Anong lalabas? Meron kang 1/4. Is equal to u squared. Square root. Meron kang 1/2 is equal to u. Nahanap mo na ngayon yung u, hindi pa iyan yung roots mo. Ang roots mo will be, ibabalik mo siya dito. Yan, ibabalik mo siya ngayon dyan. So, meron kang first root na 5 over 2 plus 1/2, tsaka yung second root mo na 5 over 2 minus 1/2. So, this can be used without using the quadratic formula, yung pagkahaba-haba. So, 5 over 2 plus 1/2, that is 3. 5 over 2 minus 1/2, that is 2. Therefore, yung roots natin ay x is equal to 3 and 2. 2, ha? So, step number 1 natin. Sabi mo 5 minutes. Find the zeros. Hindi, pinapasagot sa akin ni Kelsey eh. Example daw kasi, nagreklamo siya, galit na galit. Zeros natin, paano malalaman yung zeros? Use the alternative method. Use the alternative method. Sige nga daw. Walang gusto maglakas ng loob. Using foil, reverse foil. Ano factors ito? X minus 2 tsaka X minus 3. Sabog. Pag pinag-add yung negative 2 tsaka negative 3, negative 5. Tama? Pag pinag-multiply silang dalawa, positive 6. Am I right? Therefore, those are our roots. So, equate natin sila sa 0. X minus 2 is equal to 0 tsaka X minus 3 is equal to 0. Lipat sa kabila, ilipat natin sa kabila. So, meron kang X equals 2 tsaka X is equal to 3. So, wala kang multiplicity. Multiplicity 1 lang sila.
Next, step number 2 natin. Ano step number 2? Y-intercept. So, equate natin yung x sa 0. F of 0 is equal to 0 squared minus 5 times 0 plus 6. Therefore, our y-intercept is 6. Step number 3. Highest exponent is 2. Therefore, both going upwards, coefficient is positive. So, tama yan. No reflection. So, ang general graph will be looking like this. Okay? So, graph na natin. Cartesian plane. Don't forget to label y, x. Tapos yung scale. Okay. Now, we plot the zeros. Ano yung mga zero niya? We have, ito, x equals 2. Bali, ang lalabas dyan na form, in coordinate form is 2, 0. Ito naman ay 3, 0. So, plot natin siya. This is 2, 0. Tapos, we have 3, 0. So, halos magkadikit lang pala siya. Next. We will have y-intercepts. Ito ay 0, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 6. Then, dun ka po proceed with step number 4, which is the xy table. So, x, y. Observe natin. Saan papunta? Ito, kunin natin itong point na to, tsaka ito. Then, ito. So, meron kang 1. Meron kang 4. Meron kang 5. Now, we substitute. So, 1, sinubstitute natin dito, we will have 1 minus 1 squared minus 5 times 1 plus 6. Lalabas ang sagot. Ano? So, we have 1 minus 5 plus 6. Ang sagot. 2. Tama. Okay, next. Sir. Substitute. Yes. Ano? Saan galing si 4 and 5, sir? Ito. Yung katabi. Ito kasi, di ba? 1, 2, 3. Yung katabi, 4, 5. Possible yan, sir. Ha? Ano, sir? Ayan yung mga posibleng may points. Yung, ay, ayan yung magkaka-point. Ayan yung katabi. Oo, yung katabi. Ay, yung katabi pala yung gagamitin. Oo naman. Yung katabi mo sa right, tsaka katabi mo sa dalawa, left. And right nga dalawa, pala. Katabi, tensya na, sir. God bless. Ito kasi kinuha natin dalawa kasi dito meron ka ito. Sa 0, may nakuha ka na ng 6. So meron ka ng 1 tapos meron ka ng 2. Dito din sa kabila para symmetrical yung graph nyo, 1, 2 din. Okay? So substitute na natin siya. We have 4 squared minus 5 times 4 plus 6. We have 16 minus 20 plus 6. Ang lalabas ang sagot. Two. Okay, tama. 2. So, plot na natin pala yun. 1, 2. Ito yung 1, 2. Tapos, ito 4, 2. Then, last, we have 5. Substitute natin yung 5. We have 5 squared minus 5 times 5 plus 6. So, meron kang 25 minus 25 plus 6. Lalabas sa sagot. 6. Okay, so meron kang 5, 6. Okay, so ito, baka magkamali kayo dito, ha? Ganito siya. Connect-connect muna natin. We will have... Yan. Then dito sa kabila... Okay. Nakita nyo, hindi ko tinapos kasi hindi natin nalaman yung vertex. Nakita nyo? Tingnan nyo itong roots niya. Tingnan nyo yung roots. Observe the roots. Multiplicity 1. Ano yung sinabi ko kapag add yung multiplicity? Magkukross. Tatawid siya. Lalagpas siya sa x-axis. Hindi siya magtatouch. Ulitin ko kapag add multiplicity, cross. Kapag even multiplicity, touch. Ano ibig sabihin nun? Kapag cross, lalagpas sa x-axis. Kapag touch, magbabounce back.
eh nakita nyo itong roots niya is nag-cross. So, ibig sabihin, meron pang point beyond the positive x-axis, sa below the x-axis. So, meron kang, hanapin natin yung middle nito. Anong midpoint ng 2 tsaka 3? We have, ay, we have 5 over 2, tama? Tama ba? Kaya pa ba? Hindi na, sir. Ano, sir? Paulit nga po. Okay, nakita nyo ito. Hindi ko tinapos. Hindi pa siya tapos dito sa part nito. Ito, itong sa part na yan. Hindi siya tapos. Kasi, yung roots natin, multiplicity 1. So, kapag add yung multiplicity, magkocross siya. So, ibig sabihin, lalagpas siya. Tatawid siya dun sa x-axis. So, ibig sabihin, may point pa somewhere here. Kailangan nating malaman ngayon kung ano yung point na yon. Okay? So, pwede natin gawin, we will find the midpoint ng dalawa na points na katabi niya, which is 2 and 3. Okay, so ang midpoint nila, bali 3 plus 2 over 2 magiging 5 over 2. Ngayon, ito, isa-substitute natin siya. Idadagdag natin siya sa XY table. Okay, so substitute natin. Ang lalabas sa sagot, so meron 5 over 2 squared minus 5 times 5 over 2 plus 6. So, ang nalalabas natin sagot, meron tayong 25 over 4 minus 25 over 2 plus 6. So, lalabas natin sagot dyan. We have negative 25 over 2 plus 6. Meron ka. Ano nilalabas na sagot? Half. Tama ba, sir? Ano ba? Double check, ha? Double check. 25 divided by 4. Magsasaksaka na naman, loko. Ang sagot dyan, 1/4. Negative 1/4. Negative 1/4. Negative 1/4. So, ibig sabihin, itong maliit na 1, ha? Tingin nyo pa sa 4. So, somewhere here. Ito. Ito yung... negative, 5 over 2, negative 1/4. But ito yung vertex natin. So, ibig sabihin, dito magtatagpo yung graph. Ayan siya. So, yan. Naisarado na natin yung ating graph. Puto. So, yan siya. Yan yung ating graph. Be careful dito, ha, yung multiplicity, no? Observe. Kung mag-cross ba siya, this is crossing. Dito ay add. Okay? Kapag ito naman ay touching, ito ay even. Multiplicity. Okay? Pero para madali ang buhay, gamitin sino? Tingin na po dito, mga kababayan, mga kapatid. Step number 1, find the zeros. Okay, so how do we find the zero? Factor. One, factor natin. Three. X. 1, 3. Minus 1, tsaka? 3. X minus 3. Very good. Three. Now, equate natin both sa zero. So we have? 3. X minus 1 is equal to 0 and X minus 3 is equal to 0. Ito ay X equals 1, X equals 3. Multiplicity 1. Multiplicity 1. Therefore, cross to. Magkocross silang parehas. Okay? Next, number 2. Step number 2. Find the y-intercept f of 0. Is equal to 0 squared minus 4 times 0 plus 3. So, we have 3. Okay? So, ito ay meron tayong 1, 0 na x-intercept or 0, tapos 3, 0, and 4. The y-intercept, we have 0, 3. Okay? Step number 3. Ano yung end behavior? Opens upward, downward?
Upward, sir. Okay, very good. Upward. Bakit? Kasi positive yung ating coefficient. Tapos even yung ating exponent. Kaya same direction. Number 4, xy table. Mamaya natin ipo-fulfill yung xy table. Okay? So now, ang gagawin natin, graph. Then, yan. Label yx. Sorry, y. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now, i-plot muna natin yung ating mga zeros. We have 1, 0. Ito, 1, 0. Yan. 1, 0. 1, 0. Yan. Next, we have 3, 0. Tapos, we have 0, 3, 1. 0, 3. Okay. So, ano yung mga points na kukunin natin? Ito. Pwede natin kuhanin itong point na to. 2, 4, 5, sir. Okay, very good. 2, 4, 5. Now, we substitute. Substitute natin muna yung 2. We have 2 squared minus 4 times 2 plus 3. We have 4 minus 8 plus 3. We have? Negative 1. Very good. Negative 1. So, meron tayo, ito ay 2, negative 1. Next, 4. Substitute natin yung 4. We have 4 squared minus 4. Times 4 plus 3. So we have 16 minus 16 plus 3. The answer is 3. So meron tayong 4. 3. So 1, 2, 3, 4, 3. And lastly, we have 5. Substitute natin yung 5. We have 5 squared minus 4 times 5 plus 3. We have 25 minus 20 plus 3. We have 8. Tama? Okay, so kulang yung nalagay ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 8. Okay, so by nature, tatandaan ninyo, tawag dito, equivalent yung halves ng ating quadratic function, ha? Tatandaan nyo yun. Equivalent yung halves. So, ibig sabihin, symmetrical siya. So now, ang gagawin nyo dyan, lastly, step number, hindi natin nilagay kung anong step, pero connect the dots. So from the vertex, dot, tapos yan. Tapos arrowhead. Laging arrowhead yung graph natin sa mga functions. Kasi never ending yan. Tapos. Yan. Basta symmetrical yung itsura. Yan. Now, this is our graph for x squared minus 4x plus 3. Kuha? Nagets na ba? Opo. Gets na, sir. Yung discriminant natin, nag-yield siya ng indeterminate. Ibig sabihin, negative sa loob ng square root symbol. So, ibig sabihin, there are no real roots. Okay, so no real roots. Wala kang x-intercept. Ibig sabihin, pag no real roots, hindi siya nag-cross or tumama sa x-axis. And ibig sabihin niyan, hindi siya tumama sa x-axis. Now, step number 2, y-intercept. So, may y-intercept siya. F of 0 is equivalent to 3 times 0 squared minus 2 times 0 plus 5. So, meron kang F of 0 is 5. So, meron kang 0, 5 as your y-intercept. Now, number 3. Oh, ano yung nature ng graph natin? Even yung ating exponent, therefore, going to the same direction yung ating endpoints. And behavior natin is a positive coefficient. Therefore, anong natin? Opens upward or downwards? Opens upward. Okay? Ngayon, ito opens upward pero hindi siya tumama sa x-axis. So, number 4, we have xy table. Mamaya natin gagawin yan. Now, we will draw the axis. Yeah. X and y axis.
Ito yung gawin ko, ha? So, lakihan natin. 1, 2, 3. Shall we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So yung pwede nating i-plot, ito lang. Wala tayong x-intercept. So 0, 5. So meron tayong 0, 5. Gumitin natin siya ng pink. 1, 2, 3, 4, 5. So 0, 5. Now, oh, anong gagawin natin yan? Ano pa yung pwede natin gawin? We substitute. Oh, yung katabi niya sa kanan, tsaka katabi sa kaliwa. So, meron ka mga itatry na negative 1. May itatry kang positive 1. May itatry kang positive 2. Okay? Okay, so substitute natin, we have negative 1 muna. 3 times negative 1 squared minus 2 times negative 1 plus 5. So meron kang 3 times 1 plus 2 plus 5, meron kang 10. So negative 1, 10. 6, 7, 8, 9, 10. So meron ka dito. Negative 1, 10. Next, so 1 naman, we have 3 times 1 minus 2 times 1 plus 5, we have 3 minus 2 plus 5, we have 1 plus 5, we have 6. So, meron kang 1, 6. So, ito 1, 6. Next, ano pa yung kailangan natin? Sa 2 naman, substitute tayo ng 2, we have 3 times 2 squared. Minus 2 times 2 plus 5, we have 12 minus 4 plus 5, we have 14, tama ba? 13, sorry. 12 minus 4 is 8, plus 3. 1, 2, 3, so meron kang 2, 13. So, yan. Extremes yung ano natin, ano? 213. Extreme yung graph natin. So, i-plot natin siya. Ganyan yung itsura niya. Tada! Yan. Most probably ganyan. Kaya pa ba? Hindi na.